Nakukulangan naman ang mga senador sa mga pahayag ni Pangulong Duterte kaugnay sa isyu ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Giit na mga senador, hindi dapat tumahimik ang Pilipinas sa ginagawang pangangamkam ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Dapat anilang tularan ng bansa ang Vietnam na kahit hindi naman nagdedeklara ng gera pero hindi pumapayag na ibuli sila ng China. May report si Man Corbera. Hindi kontento ang mga senador sa naging pahayag ng Pangulo sa isyu ng pinagtatalunan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Senador Crispo, sana raw ay nagbigay pa ng karagdagang mga detalye ang Pangulo gaya ng pagpoprotesta sa ginagawa ng China. Malinaw naman anyang sinabi ng Pangulo na pag-aari ng Pilipinas ang West Philippine Sea, pero dapat naging malinaw rin kung anong diplomatic arrangement ang maaaring mangyari sa pagitan ng Pilipinas at China. Sana mas naging madetalye pa kung paano natin, I mean malinaw sinabi niya na atin ang West Philippine Sea, pero paano natin ipapahayag ang ating protesta sa ginagawa ng China doon. Hindi rin masaya si Senator Richard Gordon sa tila pananahimik lang ng Pilipinas sa pangangamkam ng teritoryo ng bansa. Iginit ni Gordon na dapat maging agresibo pa rin ang Pilipinas sa pakikipagnegosasyon at pag-apila sa international agencies at ipatupad ang ruling ng arbitral tribunal. Sinabi ni Gordon na hindi ito pagdedeklara ng gera kundi pagpapakita lang ng karapatan ng Pilipinas. Tinukoy nito ang Vietnam na hindi naman nagdedeklara ng gera laban sa China, pero dahil agresibo, hindi sila nabibiktima ng pambubuli ng China. So kailangan pakita natin na we have a backbone that we can stand for it. And then in the end, he said, I'm saying that it is ours, sa atin yan. Eh kung sa atin yan, dapat enforce mo. That's part of your ownership. Possession is, that's a wide ocean. If we have our coast guard there, andun tayo. Magbanggaan tayo, hindi naman tayo makikipagyere dyan eh. Pero depensa ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, naging honest at praktikal lamang ang Pangulo. Naintindihan niya raw ang Pangulo sa desisyon na idaan na lang muna sa dialogo ang usapin sa halip na makipaggera laban sa isang dambuhalang bansa tulad ng China. He said, I do not want to lose another soul, another soldier, another Filipino in a war such as that. Kaya sabi niya, dialogue muna. So yan ang gusto niya mangyari. Makita naman natin yung frustration. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, IM1 with 25.